Okay. Palit-palit nyo na yung upuan. Parehas lang ang upuan. Parehas lang naman yan ang upuan. Dito nga na, ano, tabi ka ni Kuya Buk nun. Nanihira ka rin. Alam kong malaking tao ka. Kaya mo na kailangan pangalan tarong pa. Ito, di ba? Okay na kayo dyan. Okay na po. Good morning po, mga kabisnes. Good morning, mga kabisnes. Ba't may upuan sa gitna? Prinsesa po. Prinsesa na. Patay. Ah, prinsipe pala. Hari yan, hari. Prinsipe. Kukoronahan namin yung hari kung sino man umupo dyan. Ba't ka dyan, Chok? Okay. Dito ba dito ka? Agoy. Ito kasi may corona na. Kaya mo, ano na lang, lipat ka rito, kuya. Oo. Oh. Hindi kaya si Butcho kasi medyo maliit ka na. Ay, ikaw na, Boogie, sa gitna. Oo. Oh. Boogie na siya, Boogie. Ito, corona ka na namin. Ito, Chok. Kukubalin mo mo lang corona. Ito. Upo ka mo lang, Boogie. Panatakpan na si, ano, Butcho. Dito ka banda, Boogie. Dito ka banda. Dito banda. Sa kakaibay. Yan, dito. Yan. Sabay, palit kayo. Oo. Dito mo. Yan. Ano laki na si Kuy Kuy? Ano laki ng problem? Mas malaki pa si Kuy Kuy. Sabi. Ilabas mo lang yung mukha mo, kuya, para makita yung ganda na. Para makita yung exotic. Ganun na lang. Yung kilay niya, ano mo yung mga ano? 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 Pasok dito ni Ganda mo, nakapagtaka kami. Ito yun, anong nangyari yung damo? Yung tiyawa ko siya, naglalakad siya. Puti-puti yung... Naka-foundation yun eh, nag-improve eh. Improve meet na tawag doon. Tingin ang tingin sa tatay niya talaga. Tanggalin mo na lang ito, Vogue, yung puha mo. Dito ka na lang. Para di ka mahirapan. Ayan. Tata. Oo, pwede. Dito ka. Di ba kami dito? Dali! May halaman. Tapos susulgan konti, Vogue. Vogue. Yeah. Para kita yung patay mo. Pag wala yan yung paa. Yung paa mo hindi sumasayang. Oo nga no. Hindi yung nagpaa mo. Gusto nga natin yan. Yeah, okay na yan. Lagyan mo lang dyan. Kaya pa mga kabisnes na guys lang kami ng ano, upo para lahat. Yeah. Ngayon nga po ano, itong nakaraan lang mabigat yung ating pinagdaanan. Pero awa ng Diyos. Ay sa pamamagitan ng prayers, saka syempre sa pag-pray nyo rin po mga kabisnes na supportan nyo sa amin, ay unti-unti naman gumagaan na yung aming pakiramdam. So, bagaman na hindi maalis na talagang syempre buong team malungkot, napahiya. Pero ganun pa man ay kagaya nga ng binanggit ko, wala namang hindi nagkakamali sa atin. Na tayo nagkakamali, nagkakasala. Ang patungkol kay Junjun, sa Junjun, nakasama yung loob mo, tibayan mo. Kasi alam naman namin na hindi mo ginusto yun. Biktima ka ng scammer, diba? At isa pa doon sa nagsasabi na bakit daw ipin-roadcast ko pa o ipin-vlog ko pa. Mga kabisnes, hindi ko po pwede kasi na hindi ko i-vlog o ipaalam sa mas nakakarami pa. Unang-una, lumalabas na po kasi sa mga ibang social media platforms. Hindi maganda na may makakita ng mga gano'n na hindi, wala kaming reaksyon. Diba? Baka mamaya isipin naman ng iba, okay lang sa amin. Mga ganung bagay. Saka isa pa po kasi, para magsilbing babala naman. Yung nangyari kasi kay Junjun ay nagsilbing babala sa napakarami nating mga kababayan na maiwas sa ganung mga pangyayari. May mga komento nga ro na huwag basta-basta mag-a-add ng mga friend o request. Kung halimbawa hindi mo naman kilala, hindi kaya wala kang ibig sabihin,
wala ka bang ano, yung bang kapwa friend mo rin na kaugnayan, mutual friend na pwede mong pagtanungan na sino ba ito nag-a-add sa akin, kilala mo ba yung gano'n, kung walang mutual friend sa Facebook yan, di ba, no? Facebook. So yun po mga ka-business, nandito kami ulit sa harapan nyo at yung vlog nga natin nung itong sinundan nito, nakikita naman natin na may papano si Bay at ngayon ay nakakapagbiro na ulit, pero deep inside alam namin kung ano yung nararamdaman ninyong dalawa, yun yun, no? At ang pakiusap lang namin diyan sa naging pagsubok na dumating sa inyong buhay bilang mag-asawa, sana salang-alang nyo pa rin yung pagiging mag-asawa ninyo at saka yung papakanan ng inyong anak. Sa'yo naman, Bay, alam kong hindi madali yun, lalaki rin kami, diba? Mabigyan talagang pagsubok yan, pero ganun talaga eh, may dumarating talagang pagsubok at saka yung mga hindi naasahang mga pangyayari. Maging matatag ka, paalagaan nyo yung kasal ninyong dalawa. Sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Sa hirap at ginhawa, sasama kayong dalawa. Diba, Junjun? Marami nga ang nag-comment din na humahanga sila sa iyo, Junjun, sa katapangan mo na sabihin sa vlog yung totoong nangyari. Kasi mga ka-business, kung hindi natin ihahayag sa vlog yung totoong nangyari, baka mapag-isipan pa kasi si Junjun eh. Diba, mapag-isipan pa siya na talagang gawain niya yung ganun. Kaya mas maganda na yan na ilabas natin sa vlog. Kumbaga parang naunahan na natin yung ano, yung mga malilikot ang isipan ng mga ibang makakakita nun. Kasi hanggang ngayon, hindi naman na natin makukontrol yun. At saka, matagal na pala kasi nangyari, no? Nalaman namin kalat na, no? Kumbaga yung pagre-report, parang ang hirap na i-trace. Hindi mo na rin alam yung pangalan, John? Alam ko po, kuya, pero ano kasi yung ginamit niya yung account eh, balihak niya lang po. Lang din. Opo, kasi kaya, ang totoo po may-ari nyo, nakachat ko po. Ayun nga po, ganun din daw po ginawa sa kanya. Ayun. Pinakalat sa ano, sa relatives ng husband niya yung mga pictures niya. Tuloy mo yan, napakawalang niya talaga. So ayun nga po mga ka-business, kasi kung halimbawa magpakita kami rito na ito po yung ano, yung kausap ni Junjun, na gani, eh kung siyempre, makakasuhan tayo nun kasi paano, hindi naman talaga siya yun. Biktima lang. Diba? Biktima lang din. O makakasuhan tayo. So para sa akin, okay na rin yung ganito. Maging awareness, no? Siyempre, ikaw kay Buknoy, may mga anak rin babae. Ako may anak din akong babae. Yan si Gedamulag, may anak na babae. Ito naman, walang babae. Tagi siya lang po yung babae. Intoy, may asawa. Sinika pala, muntik na rin ako. Pero hindi niya pinapansin yung ganun. Yun yung sinasabi ko, kung naging maagap lang sana na in-inform agad, nangyari kasi kay Junjun, napasubo siya. Napasubo. Nalagay siya sa sitwasyon na ano eh. Yung bang, yun nga, blackmail. Diba? Lesson learned, mga ka-business, ano po. At ngayon po, ay nakakalungkot man sabihin sa inyo mga ka-business, nagpasya po si Bay at si Junjun na umalis muna. Uwi kay Bay? Opo. Ito na lang po, pinakamatagal lang siguro po, dalawang minuto. Paano lang po muna ako sa iyo, sir? Kasi mayroon din po eh, para sa akin. Kasi formalin po sa inyo mga ka-business, sarap para ako na kung niloloko, wala akong kalam-alam. Ganun kasi masakit sa akin. Sama kami, kala ko lalo problema. Bay, at pakiusap ko siguro sa iyo, Bay, huwag mo sana mga masamain. Alam ko kung gaano kasakit. Kung maaari sana, huwag niyo nang pag-usapan yung bagay niyo. Bago, nag-usap na po kami agad. Itong vlog natin na ito ay para i-inform lang sa ating mga
magka-business, kung ano yung plano nyo, kung saan kayo pupunta, ano, yun ang ungkatin, lalo na kapag kayong dalawa na lang, iwasan nyo ng pag-usapan yan. Lilipas din yan, tsaka isa pa, sabi nga eh, wala namang samahan na masasabi mong matatag o matibay kung hindi dumaan sa pagsubok. Diba? So, sa paano mo masasabing matibay yung samahan nyo kung wala namang kayong pagsubok na pinagdaanan? Halimbawa, puro saya lang, puro good time lang. Diba? So, paano mo masasabing matibay yung samahan? So, ganun din sa buhay mag-asawa. Sinusubok din talaga yan. So, yun naman ah, hindi ko na ulit-ulitin, nabanggit naman na kay Junjun para hindi naman din siya, tawag ba nito, parang ang dating dinadown mo, nadapa na nga yung tao, dinadown mo pa. Opo. Diba? Mali naman po yun, mga ka-business. So, dapat i-ano natin, palakasin natin ang loob na harapin yung pagsubok ng buong eating, matatag. Madyon, ha? Tapos yung, ewan ko po mga ka-business, kung anong masasabi nyo dito sa babanggitin ko sa inyo. Kasi kami ni Mrs. Ka-business, yung kanyang cellphone, yung kanyang Facebook, at saka yung ganyan, Messenger, may access ako. Diba? Nabubuksan ko, nakikita ko yung mga ano. Ganon din naman siya sa akin. Yung aking Facebook at saka ganyan, Messenger, may access din siya na nakikita niya rin. Ngayon, yung pakisuyo ko siguro, kung tama ako, ano po, mga ka-business, ito ay sarili ko lang naman. Sarili ko lang naman. O kumbaga sa amin lang ni Mrs. Ka-business, sinishare ko lang sa kanila, baka sakali lang naman makatulong. No? Pwede yun siguro, ano, bye, tsaka June, na ganun ang gawin ninyo. Yung, open ko na po sa kanya. Yung Facebook. Facebook at saka Messenger ko po. Yes, may access. Para, from time to time kasi, ano yan eh, kumbaga magsisilbing ano yan eh. Magsisilbing protection ninyo para maiwas kayo sa mga tukso. Diba? Kasi pag nakita nung isa, oy, ano, may ba't may sabi rito, niyaya kang halimbawa, mag-inom, no? O, diba? O, syempre, yung asawa mo, makakapagpaalala sa iyo. Diba? Ang kagaya nung nangyari, diba, kung alam ni ba yung ano, may access siya, o, ano to? Kasi, ano po, mga ka-business, inyong kabatiran, ito kasi si Bay Papaya at saka si Junjun, yung walang access ito si Bay sa Messenger at Facebook ni Junjun. Wala siyang access, no? Kumbaga, walang pakialaman sa mga Messenger. Oo. Walang ano. Ewan ko, kung ikaw, bilang may asawa. Ganun ang nangyari kay Niga. Kumbaga, naging ano ako kasi may access ako sa account ni Niga. Ngayon, nung binuksan ko, yun, nakita ko yung mga messages na ganun. Sabi ko, ano to? Ba't pinagdaano ka ng ganyan? Sabi ni Niga, huwag mo nang pakialaman yan kasi hindi ko naman pinapansin yan. Ang dami ko nang binlock na account kasi yun nga ang mga ano, nagagalit na daw yung mga messages kasi binablock daw ka agad. Yun. Kasi kung hindi ko rin alam yun, siguro posibleng mangyari. Maring din na biktima. Yun nga po, yun yung point ko po ron mga ka-business. Ano? Ewan po, si Facebook na, ikaw hindi ako na yung guys. No, meron din po kami. Alam niya account ko, alam ko. Makakatulong yun para sa akin, ano po. With due respect naman po doon ano, sa ibang setup ng mag-asawa o sa couple na maring hindi siyang ayon sa sinasabi ko, ginagalang rin po namin kayo. Yung sa akin lang, sinishare ko lang, ano po, baka sakali na ano, okay sa'yo. Ikaw pwede mo. Ha? Secret forever. Oh, tap to. Makikita kasi kung gaano madami eh. Yun nga yun eh, di ba, no, mga ka-business, ano? Although na siyempre, bawat individual may karapatan, oh, no? Na pwede mong iwi, ano, hindi, pa sarili ko ito. Pwede naman yun, kaya lang, para mas, ano, sana, yung
buhay, lalo na pagka mag-isawa, couple kayo, mas may iwas kayo sa mga tukso. Kasi alam mong ano eh, merong pupuna sa iyo eh, may magpapaalala sa iyo. Oh, ito makikita ng partner ko to. Diba? May iwas ka sa ano. So yun, tapos sa'yo na mga ka-business, si Bay Papayan nga po, napanggit ko kanina na alis muna daw po sila, nagpaalam sa akin kanina lang. Kaya sabi ko, sige ka po, i-ano na natin sa mga ka-business, ipaalam natin kasi panigurado yan, talagang hanapin ka. Yan nga lang, umamsin ka ng isang beses eh. Talagang nanibago po sila eh. Oo, hinahanap ka. Tapos, ang pakisuyo ko lang din po sa mga ka-business natin, halimbawa, siyempre, alis si Bay, uwi kayo, di ba Bay? Uwi kay John, uwi kayo sa Lanao. Ayun, para makapag-muni-muni, makapag-usap sila ng maayos mag-asawa, kasama si Koy-Koy, no? Tsaka siyempre, para mababalaan din yung papa ni John-John, kasabihan. At yung kaibigan mo yata, alam na rin. Opo. Sinabi nga niya sa akin, nasasabihin niya daw kay Papa. Mas maganda, niya. Personal na lang. Kaya nga, sabi ko sa kanya, wag na lang din kasi. Oo, baka personal kasi, na lang. Baka kasi, ano pa mangyari kay Papa. Oo. Hindi niya masyado maintindihan ba? Dapat maganda yung kayo na magsabi personal. So, biruin mo, pati doon sa Lanao, nakarating na to sa kaibigan ni Jun. Kapagbahay pa naman po ni Papa. Kaya at least, nakatulong din yung vlog natin na yon. Huwag kayo mag-isip na for views, hindi po, mga ka-business, huwag ganon. Kailangan po namin gawin yun eh, kasi babala nga po eh, di ba? Ngayon, yung ukol sa pag-alis nila Bay, saka ni Jun-Jun, syempre, may iwan dito mga kagong ito. Alam naman natin kung ano yung participation ni Bay sa vlog. Maging considerate naman po tayo sa ibang mga kagwang kasi ginagawa naman po nila yung best din nila, di ba? No? Para maghatid ng good vibes sa ating mga viewers, hindi lang basta pagtulong kundi may halong good vibes, ano? Maging considerate naman tayo. Siyempre, masakit din yun sa kanila na may mga komento na halimbawa walang kabuhay-buhay yung vlog kasi wala si Bay. Siyempre, bagaman hindi umiimig yung mga yan, nasasaktan din yan. May damdamin din po yan. Eh, ando na tayo talagang siyempre. Ganito kasi yun eh. May tinatawag kasing ano yan eh. May tinatawag na chemistry. Pagkakulang ang isa, talagang mararamdaman mo na merong iba. Okay. Iba? May hinahanap talaga ang viewer. Kaya nga, kahit sa mga pelikula, diba, tinitingnan, oy, okay yung chemistry nyo, ha? Ano kaya, maganda yung chemistry, oh. May ganun kasi, ganun din po rito sa amin. So ngayon, huwag kayong mag-alala, sisikapin pa rin naman namin na mapasaya kayo. Kahit pansamantala si Bay ay nandun sa probinsya. Ang yun lang ang aking pakiusap, maging concentrate naman tayo sa ibang mga. Kasi baka mamaya, hindi na rin pumasok yan. Kawawa naman ako. Diba? Ako na lang mag-isa. Ako na nag-drive. Ako magbuhat ng bigas. Si Mrs. Ka-Business yung maghawak ng kamera. Di po ba mga ka-business? Maging considerate din naman tayo. They do their, ano naman, their job, their best. Diba? Maybe, their best is not good enough. Grabe. Saka lang. Ayun, patsamba lang yun. Hindi ko nga alam kung tama yun. Hindi po yung mga ka-business, ano. So, ayun, Bay, mag-ingat kayo doon, ha? Koy-koy, huwag niyo yung ano. Huwag mo kayo mag-alala. Sakit lang nun to. Pagaling muna ako para magbalik ko. May lakas doon na rin po ako. Magbalik ko yung ano para balik tayo sa pagbira, pagtulong naman. Kayong malulungkot. Pinakamatagal na po yung dalawang linggo ko eh. Okay, mag-away. Kaya kayo uwi doon, hindi para magtalo, magsisihan. Balik po kami kagabi. Uwi kayo roon para ma-refresh, makatanaw ng mga magagandang tanaw, yung mga mag-usap ng
maayos, mahinahon, ha, jun-jun. Huwag nang kuha-kuha ang tableta, ha. Ano yung makuha mo? Tatabaya, tayo ng kampin yung malambot mo ron, dami pa mo ron. Oo, oh, yung subo mo. Sagu. Sagu. Hirap na hirap si Ben. Tawag ko kamay ni Jun. Buti pala ka mo, pumunta ako, no? Kahit nang gano dito ko. Kaya nga mga ka-business na no rin, may umudyok kasi sa akin po. Sabi ko ako, punta ko na kaya yung dalawa kay... Hindi ba umano si Bay? Siyempre, isang araw lumipas, tinitiis-tiis ko kasi siyempre, naiintindihan ko eh, na may pinagdadaan yung dalawa. Ngayon, lumipas pa yung isang araw, sabi ko parang iba yung pakiramdam ko. So, yun nga yung pagdating. Ito pala, mga tableta. Tapos si Gochok naman na taranta. Tsaka si Koy-Koy. Tsaka si Koy-Koy. Si Koy-Koy, kinuha yung tablet na pinibigay sa mama niya. Aki ko kukunin muna, itabi mo. Nag-upoy ako. Meron pa niyo. Ay mga ka-business, nga pala, bago pa tayo mapahaba sa ating kwentuhan. Okay, welcome naman. Ah, welcome back. Ano ba nakain mo? Mapagpag ka rin. Suroy-suroy lang. Boring kasi. Boring? Dito kasi, alam mo naman mga ka-business, pag dito sa lugar na to, talaga, masaya tayo eh. Hindi ito naman kayo Pugnoy. Paano ka mabuboring si Ate Mingay? Napakadaldal mo. Oo. Puro daldal niya. Baka nabingin ka. Balik na naman yung binta mo. Baka nabingin ka. Lagi na lang ganun eh. Kaya. Mag-invite kayo ba? Ano ba? Baka na bibingin na lang si Kuya Bong. Kuya Pugnoy. Kuya Pugnoy. Ayun, wala pa rin po si Kuya Bong mga ka-business. Ha, paumanin po ha. Kami nag-send sa akin ng video kay Bong. Nakikita na, ano po yun, may kinakalkal siyang mga basura. Parang nag-ano yata siya, parang di ko alam kung inutusan lang siya o may bayad yun. Bayad. Oo. Nagpapala siya eh. Asigurado ko yung may bayad yun. Sabi ni Mrs. Kabusiness, hala, tingnan mo si Bong, oh. Tapos mamaya-maya siguro na ano yung kamay niya, sabi niya. dito, walang dumi rito. Eh, hayaan lang po muna natin mga business. Kami naman ay nakikinig po sa inyo. Yung mga komento ninyo, ano yun? Huli na yung reaction na ito eh. Hate reaction na. Imagine niya na kasi nagpapahala. Medyo may edad na. Nag-iisip muna siya ganun eh. Medyo may edad na kasi malayo yung ikuha ng... Sagap na natin na. Mabagal daw yung takbo ng ano. Internet, pagdating sa kanya. Lakas ng impact. Pag malapit sa kanya, lakas ng impact. Oo. Grabe, no? Kaya kayo, tayo sa inyo, mag-inom kayo ng vitamins para hindi kayo alam na malus na ito. Agal ng pick-up. Hindi ka pala ng pa-vitamins. Ngayon ko lang naintindihan yung pinag-usapan. Oh my goodness. Ngayon, ulitin ko. Let's development. Kailangan ka na magpa-sick-up. Naghang na kasi yan. Kasi yung memory mo eh. 128 lang, kaya mo. Hindi mo kaya 128 lang yun. Ngayon lang siya nabatawa. Yung 128. Mami-miss niya mga ka-business yung asara ni Gueda Vlog at saka ni Bay. Saka pagpalay ko mga ka-business, babawi po ako. Nakakabawon si Bay niya. Ang dami yung sarili mo. Hindi, ano. Araw-araw, raturas, yung hangin ko, dinaw. Dinaw ko ba? Hindi mo. Kasi pag ayun na kasi hangin ito. Okay. Papatong lang sa bundok yung hangin yung kasaga. Ano lang yan doon sa may bundok ko. Oh. Igog niya lahat ng hangin. Hindi, pinag-aralan talaga namin. Ito saksi ko. So, pinag-aralan namin yan. Malupit yung binayad namin. Ano ba yun? Bago rin yung matindi rin yung professor namin. Oo. Oh. Si paring Albert Einstein. Oo. Oh, okay, tama lang. Albert Einstein. Nakausap niyo pa si Albert Einstein nga. Yeah, yeah, buhay, really. Kasi kakalala sinabi siya. Kilala mo ba yun? Yun nga lang yung tinatanong ko sa kanya. Pabira. Kailan nakilala eh. Bro, sino ba yun? Si Albert Einstein. Wala nga rin po kung alam. Ikaw, sino si Albert Einstein? Hindi ko rin ikaw? Sila lang. Ha? Sila lang nakakalala. Sa kanila lang nakakalala. Hindi ko rin alam. Ikaw, John. The scientist. Ayun, malakas na si Jun. Kailangan nila si Ani Jun pala doon.
So bukod lang yung ano talaga yung babae siya lang. Sabi. Pagbalik mo, matangkat na to. Ako. Sana nga eh. Magulat ka na, matangkat pa siya. O bay, musta? Sandiyan ka pala, bay. Sandiyan ka pala. Oo. Hindi, sabi ko nga minsan, ano kaya hawakan natin sa... Hilahin? Sa ulo, tsaka sa paa. Hindi ko lang yung mga business, magkalit yung mga budget. Kaya yung... Ayoko ng ano kasi, kaya nag-iingat ako sa mga jokes ko eh. Hindi sa ayaw kong mabash. Sige lang, kuya. Okay na lang mabash eh. Lahat naman tayo may basher eh. O ako nga, may basher din eh. O, normal yun. Kaya lang sa akin lang, kaya ganun. Parang siyempre, iniingatan ko rin yung damdamin ng mga umahanga sa inyo. Diba? Siyempre, bawat isa sa atin may mahanga, mayroong solid. Ayun bang specific na, diba? Diba, sa Kagwang, mayroong... Yung nagpunta rito, si Butchok yung dinakwala rito, ano? So, pinahanap-hanap ka talaga. Makita lang daw yung mga ngipin mo. Sayang mo. Solid kay Butchok. Solid kay Butchok. Next time mo, next time. Tapos yung pumunta dito mahapon, sabi sa akin, sa totoo palang balita. Sabi ko lang, ano ma, nagas niyang gulay mo. Legit talaga. Word pala. Legit. Grabe. Sa'yo na, kailan ang alis ni Bay? May ticket na ba kayo? Wala pa naman. Ah, sige, sige, suhin nyo na. Tapos, ba, ibibigay ko na ng buo yung sahod mo. Wow. Para, ano, para siyempre mga kabisnes, meron silang panggastos-gastos doon. Ibigay ko na yung buo mong sahod. Mag-ano ka na lang muna ng ano, ticket? Ngayong balikan. Mag-ano na ako? Sa akin kayo buo ng ticket? Kasi ikaw mag-barko kami eh, isang linggo. Ay, wow! Agad! Sayang nga na yung tatlong araw. Kasi maganda kasi yung barko. Tabako! Tuplano. Mabilis isang lang. Oras, 15 minutes. Ando ko ng probinsya. Saan yung ano nyo? Sa Samis. Eh, depende naman kasi sa position. Lagindingan? Lagindingan? Hindi, Lagindingan, Cagayan. Cagayan man dyan. Mas mura kasi sa Osamis. Malapit na yun sa inyo, bay. Sasakay pa ng barge. Sasakay, tatawid ka pa ko ng barge. Sasakay pa ng barge. Darahanan nyo malapit. Malapit naman. Lagindingan kayo. Hindi pwede lagindingan. Plano na yun. Pwede naman. Kaso lang, pagtingin ko kanina sa ticket kasi kung lagindingan, mahal. Mahal kasi sa Cagayan. Cagayan ka? Kasi malayo pa. Magdating mo ng Cagayan ng sasakay ka pa ng bus, di ba? Mga 3 hours pa yun. Galing Cagayan. Pag barge, ano lang yun eh. Pagtawid mo, 30 minutes. Sa barge. Okay, wala naman po yun. Tapos, doon sa Mukas na mismo, sakin ka na lang ng jeep para magpataw, magkano na po masakin. 25. So, yun nga po mga kabisnes, ano, kasi yung nakaraang tour natin, talagang nagkahilo-hilo kami sa dami ng roro. Pero, sobrang, ano naman, sulit yung experience, di ba? Nakaiba siya eh. Tapos, yun nga po, mabanggit ko rin. Nung bata pa kasi ako, isa sa pangarap ko, rin talaga yun na through land travel mapuntahan yung mga isla ng mga Pilipinas. Yan. Pero sa susunod siguro, next year, kita-kita tayo ulit sa ating summer special tour with ang boss ng Kabisnes Official. Nagplano tayo. Ayan! Para makapag-stay-stay tayo ng medyo matagal-tagal dun sa isang lugar. No? Opo. Tapos makapag-mission tayo ng video. Ang nangyari kasi no, parang nagpamatali kami kasi yung schedule. May pagyo eh. Saka may pagyo eh. Pero nakakatuwa nga po yung bite ng Panginoon Diyos sa mga kabisnes eh. Kasi ang nangyari, talagang may pagyo. Naging pagyo na yun eh. Amang. Amang. Pero parang kaming, parang yung habang kami naglalakbay, yung ano, yung sasakyan namin, parang may nakaano na, yung bagsak ng ulan, parang may payo, parang may pumipigil. Oo. Hanggang sa nakarating kami ng dito sa Luzon, sa nakatawid kami ng Matnog, nung pagdating na rito sa bandang Kalawag ba yun? Pagkatapos natin mag-mission sa Kalawag, di ba pa ano na tayo ng Atimunan? Opo. Yun. O gumaka, doon na umano yung ulan. Doon na namin naramdaman po. Galing nga, kumbaga safe na papunta rito. Salamat sa Panginoon Diyos. Sige, ano nyo yung ticket? Ano? Bye. Ano nga ticket nyo? Tapos, so yung mga kabisnes, hanggang dito muna siguro yung aking vlog. Tapos,
Ibablog ko rin po, ihatid natin sila by sa airport. Yan. Walang iyakan ha, mga ka-business ha. At yan ang ako naman si Bay na babalik. Kayo mag-alala mga ka-business. Walang iwan ang... Ayun, walang iyakan eh. Ay, bye! Bye! Matatagal ba? Mag-alala, babalik ko. Alright, ingat ha. Thank you po. John! Bye. Diyan, balik kayo ah. Thank you na. Diyan. Diyan, chamay ah, chamay. Ibutan nyo ngayon yung mga nangyari. Ay, bugs! Diyan yung vitamins! Ang siyalo nyo pa? Ano yung mga takin? Gamot! Ayun, tropa nito yun. Ano yung sa Cebu? Sa bantayan na yun.